muna pa noong December 30, tapos umabot ng December 1, New Year, ang batas ng ulan dito. Tapos umalik, January 5, tumila lang yung ulan noong January 7. Pagkatapos ulan na naman kinabukasan, nung nag-uusap na tayo ng grupa sa gitna ng daan, sa gubat. Marami na kami ginawa, yung LGU ay nagbigay na rin ng mga relief routes, bigas, tapos yung meeting kami yung municipal disaster risk and reduction council, tinulong namin yung mga barangay, tapos yung mga membro, at nag-collect na kami yung our own way ng mga news clothing para ipamigay doon. Kasi ang urgent ngayon malipad sa pagkain is damit. Nagpamigay na rin ako sa tulong ng provincial government na pala, Pro-Governor Conrado Clanicar and Vice Governor Sinbonsalis, where I am also, kasi nagre-represent din ako sa kanila sa provincial disaster. I was tasked by the governor to coordinate. Kaya dito, kasi we are kami ang hardly hit. Nagbigay na ang provincial government dito ng 150 sacks of rice as of now. Pagkatapos sa sardinas, mga 40 cases, yung noodles, mga 60 cases, at saka nagpabigay na rin kami ang provincial government ng four containers of kerosene at saka mga lighter kasi yung mga kailangan nila. Yun ang mga ibinigay na ng provincial government. Pagkatapos ngayon, yung makikita nyo sa likod, yung paang ipamibigay namin, luckily nandito naman kayo yung kapuso, kayo muna yung binigay nyo muna. Pagkatapos, pag umalis kayo, kami na naman. Yun ang ginawa namin. And until now, ayun, lumalakas na naman ang ulan, malakas na naman ang agos, and I tell you, yung mga bahay doon talagang mga bubong na naman ang makikita. So that's a lang. Vice Bari, siguro ito po yung muna yung mga pansamantalang tulong po. Paano po yung mga long-term land, mga livelihood po ang naapektuhan dito sa pag-uusang ulan baka? During our meeting yesterday, I recommended to the council na magbigay kami ng mga konting tulong in the form of assistance, gas assistance, para makabili naman sila ng pawid, saka nails, ang tawag doon, papo, pagkatapos yung pantali. Kasi yun na ang nangyayari doon, gumagawa sila ng tents. Yung mga bahay, kung saan nakatirik yung bahay nila, na-wash out, in Barangay Kamantang alone, ang yung na-wash out, totally wash out, is 169. Umabot ng ang ngayon ang more than 200 na yung wash out. Kaya temporarily gumagawa sila ng tents doon. Kaya yun ang kailangan pawis, pagpapako, para naman matulungan sila. I have recommended that na magbigay ng konting tulong. Tapos we'll follow yung mga livelihood na siguro. And with the help of the provincial government, I will represent the provincial government because I have said from Can-avid. Ngayon lang nangyari na ganito ka worse at sa kapabalik-balik kasi nung una yung 2008 na last flood hindi ganito ka grabe pero ito ngayon lang pabalik-balik kasi rice na. So ito po yung nagpapahirap sa sitwasyon dito. Yun ang nagpapahirap. Ngayon lang tumawag yung gobernador na abutan sila na pumahaan doon daw sa may oras naman na kaya we are doing our best at saka nananawagan kami sana na matulungan kami ng national government and other concerned agencies, lalo na yung mga NGOs, na sana mapansin kami dito sa Eastern Samar, particularly dito sa Can-avid, na nangailangan kami ng tulong. Isolated kami nga pala, di ba, Jamie, wala pa noon, hindi makapasok dito yung goods, kaya we are appealing for nangangailangan kami na matulungan kami dito ng mga lahat ng makatulong sana sa amin dito sa Can-avid at saka the whole province of Eastern Samar na apektado dito. Baka. Salamat po.
talaga pong halos ang sabi na itong halos buong Eastern Samar na itong apektado? Hindi naman halos is buong Eastern Samar. Ang malaking part it is itong northern part, central and northern part of Eastern Samar. From Malangkayan, may dulong going dito sa may part na papunta ng northern Samar naman. So, hindi na po natin na itinakayan na nangihingi tayo ng tulong dahil kailangan po talaga. Kailangan talaga. Kasi madidiplit na nga kami ito. Unang buwan ng taon. So, hindi na dapat itahiya. Dapat matulungan na kami. May kinakatakot po ba talaga na patuloy pa rin po ito? Nakakatakot kasi kung magpapatuloy ito, susunod yung mga sakit. Saka buti na nga lang at zero casualty pa kami dito sa Can-avid kasi nung ako pang mayor, nag-train ko yung mga tao doon sa mga emergency na ganito. Kaya as of now, zero casualty pa kami. Kaya lang yung mga bahay na total was. Thank you very much.